Delikado. Delikado ang buhay, maraming namamatay. Paggamay, halikbeso at yakap, pansamantalang hindi mo matatanggap dahil patunay, di pala hanap. Sa pagtigil ng orasan, biglang naglaho ang mabibigat na trapiko at maiinis ang bato. Pulusyon ay unti-unting nabawasan, nakahinga sa pagkakasakan at inang kalikasan. Kinailangan pa ng isang pandemya para sa inang kalikasan ay makapagpahinga. Pahinga sa lahat ng kabalastugan ng tao, pahinga sa lahat ng pang-abuso, pahinga. Oo, pansamantalang pahinga. Napansin niyo ba? Ang mga kalsada, ang mga parke, walang kalat, walang kakalat dahil walang nagkakalat. Ang mga ilog mula sa kulay puti ngayon na bagyang kaulay asul o berde. Mga pabrika, construction at infrastruktura ngayon ay natiwangwang at napatda. Mga establishmento, negosyo at kabuhayan, ABS-CBN, Vice Ganda, Provinsyano, Palarupang Bansa, Olimpiko. Na nga, bawat butil ng kamalayan at handaan taglay ng bawat isa sa atin, bakit di natin gamitin? Sa atin ang binipisyo. Tayo ang makikinabang kabataang yes o. Sa makapagong virtual na pamumuhay, tayo madaling umangkop at makibagay. Ating masakit sa inang kaligasan ang patunay. Karunungan ng siyensya at deped ng tamikala at gabay. Ngunit, magagawa lamang natin ito kung kalusugan ay uunahin dahil pag hindi mo sinunod ang MHP laban sa corona at tanging paghugas kamay, pagsuot ng maskara ay isang malabahala at paglabas ng bahay at tsapera. Lahat ng plataforma at advokasya, bawat salita, bawat paunawa ay mananatiling paskin lang sa pader, walang munti sa social media. Ngayon, ito ang panahon na tayong magnilay-nilay habang nakamukmuk sa bahay, gumawa ng makabuluhang bagay. Ito ang panahon na dapat nating pahalagaan ng mga nasaunahan, mga bagong bayani, ating pagpugayan. Ito ang panahon na ating pasalamatan, pagpuklod ng pamilya ay ginto at yaman. Ang pandemya hindi dapat isang leksyon paalala na bawat nilalang ay di dapat magmataas, maging ganit at masama, sa halip mapagkumbaba, mapagbigay at disiplinado, bayanihan sa buhay. Magkaroon ng masakit sa kapwa, kalikasan at mundo. Mabuting ehemplo ang kailangan. Tunay na tatakya sa ating sandigan. Ito ang hamon. Tayo ang solusyon. Kaya natin to. Kakayanin natin to. Kasama ni Yes.